Anong ginagawa mo? Agad na bumakas ang ngisi sa mukha ni Angela matapos siyang itulak ni Ditas, at saka mabilis na tumayo't lumayo sa kanya, nanlalaki ang mga mata nito, habang nakahawak sa sarili nitong lobby't gulat na nakatingin sa kanya. Napahawak din siya sa sarili niyang lobby, what a soft lips, napakagat siya sa kanyang pang-ibabang lobby, mukhang maadik siyang halik-halikan nito, ang asawa niya kaya, naadik din sa mga malalambot na lobby ng babaeng ito. Bakit mo ako hinalikan, nababaliw ka na ba talaga? Muli ay hindi makapaniwala at gulat na gulat pa ring tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat siya, I just helped you decide, I'm a good kisser, I can tell you that. Kapag kway kinindata niya ito, dahilan para lalong mapaawang ang lobby nito na parang hindi talaga makapaniwala sa ginagawa at mga sinasabi niya. Isa ito sa mga sekreto niyang matagal niya nang itinatago sa lahat, isa siyang tomboy, nagkakagusto siya in both genders, tanging si Sachi lamang ang nakakaalam nito, at syempre, ang mga babaeng pasikretong nakarelasyon niya na noon. Sa katunayan nga niyan ay mas nagkakagusto siya sa mga babae noon kesa sa mga lalaki, nagbago lang ang lahat ng makilala niya si Manuel, dahil na in love siya rito, kahit na hindi man lang siya nito napapansin noon, kahit na babaero ito, kahit na hindi siya nito kilala. Kaya sobrang natuwa siya nang ma-engaged siya rito, pero ngayon ay nakadarama siya ng pagsisisi. Hindi niya naman kasi inakalang sa kabila ng lahat ng efforts niya para dito, hindi pa rin ito magbabago, but, then again, kapag nakakaramdam siya ng pagsisisi, naiisip niya rin ang anak nilang si Waffen, kung hindi sila nagpakasal, wala sana silang Waffen ngayon sa buhay nila. Kaya naman ayos lang ito, nasasaktan siya ngayon, pero alam niyang mawawala rin ito at time goes by, ang mahalaga ay magawa niya ang plano niya, kailangan niyang akitin ang magandang babaeng ito sa harapan niya. Bumuntong haininga siya at tumayo mula sa pagkakaupo sa couch, at saka lumapit dito, napaatras ito palayo sa kanya, pero mabilis niya itong hinawakan sa magkabilang braso nito, dahilan para mapahinto ito. What's your decision now, Ditas? It's an interesting deal, kaya kung maibigay ang matagal mo ng pinapangarap na pagyaman, all you have to do what I say, be my girlfriend, and help me have my revenge towards my husband. Bumaba ang paningin niya sa bahagyang nakaawang pa ring lobby nito, you can answer me with a soft kiss. Lalo siyang napangisi dahil sa nakikitang pagdadalawang isip sa mukha ng dalaga, alam niyang kaunti na lang ay sisang-ayon na ito sa kanya, sa ganda ba naman ng offer niya, kahit sino na may maakit na makipag-deal sa kanya, halos ganun naman kasi ang lahat ng naging girlfriends niya noon, mga mukhang pera. At itong babaeng ito, walang pinagkaiba sa kanila. What now, Ditas? I'm waiting, inip na sambit niya nang wala pa ring tugon na makuha rito. Teka lang naman, ang hirap naman kasi ng pinagagawa mo, straight akong babae, hindi madali ang gusto mong mangyari, nahihirapan at naguguluhang sambit nito. Napairap na lamang siya, you want money, right? Gusto mo nang makaahon sa hirap, you want to leave this island for good? Then, kiss me now, and I'll give you the wealthy life you have wanted. Muli siyang napangisi nang kahit na nag-aalangan ay humawak ito sa magkabilang balikat niya, kasunod ng unti-unting paglapit ng mukha nito sa mukha niya, hanggang sa tuluyan na nga nitong mailapat ang lobby nito sa kanyang mga lobby. Damang-dama niya ang pag-aalinlangan dito, kaya naman hinapit niya ito sa baywang, dahilan para tuluyan na ring magdikit ang kanilang mga katawan, at sa kanya na tuluyang iginalaw ang kanyang mga labi, na agad naman itong sinabayan, kasabay ng pagpalibot ng mga braso into sa leg niya. Not bad, she mentally smirked, nang ang pag-aalinlangan nito ay unti-unti nang mawala, ang halikan nila ay lumalim, na tipong nakakalikha na sila ng mahinang pagdaing. Ditas is a good kisser, isa siguro ito sa nagustuhan ng asawa niya rito, na mukhang kadika niya na rin ngayon. Tingnan mo ngayon, mahal kong dating asawa, ang iyong asawa at ang iyong may bahay ay naghahalikan na parang wala ng bukas. Hindi ba ito kawili-wili? Siguradong magugulat at masasaktan ang kanyang asawa dahil dito, at iyon ay lubos na nasa sabik sa akin, she mentally smirked, while still making out with Ditas. Their deal was now sealed, at dito na magsisimula ang laro ng kanilang paghihiganti para sa kanyang taxil na asawa. Lahat na yata ay ginawa na ni Manuel para makatakas dito, kaso, sobrang higpit at sipag magbantay ng mga tauhan ni Angela, nandun na sinubukan niya na ring tapatan ng pera ang mga ito, pero masyadong loyal ang mga ito sa amo nila.
Ano pa bang paraan ang kailangan niyang gawin para makatakas dito sa sarili niyang kwarto at pamamahay? Sinubukan niyang kausapin ang mom and dad niya, pero galit pa rin ang mga ito sa kanya. Sinusubukan niya ring makiusap sa mga nagbabantay sa kanya para makausap si Angela, pero hindi naman siya pinapayagan ng mga ito. Kailangan niya uling makausap ang asawa niya, dahil malakas talaga ang pakiramdam niya na may pinaplano ito na kung ano. Nanibago talaga siya rito sa huli nilang pag-uusap, at hindi talaga maganda ang kutob niya sa tono ng pananalita nito. Nababahala siya na baka kung ano na ang ginawa nito kay Ditas, walang kasalanan ang babae, dahil wala naman itong alam na may asawa na siya, nasa kanya ang lahat ng sisi, kaya naman sanay hindi na ito idamay pa ni Angela sa galit nito. Inip na siya rito, at walang tigil sa pag-aalala sa maaaring gawin ni Angela kay Ditas. This is torture, kung ito ang parusa sa kanya ng asawa niya, napakagaling nito, at wala siyang magawa kundi ang labag sa loob itong tanggapin. Napaupo siya mula sa pagkakahiga niya sa kama nang marinig niya ang pagbukas ng lock ng pinto mula sa labas, at kasunod nun ay ang pagpasok ng isang tauhan ni Angela na nagbabantay sa kanya. Kasunod ang isang panauhin na sa wakas ay pinuntahan na siya, dahil gustong gusto niya na itong makausap. Ernesto, pagsambit niya sa pangalan nito, kasabay ng kanyang pagtayo, mula sa pagkakaupo sa kama. Yaw, musta ka rito, pre? Naiinip ka na ba rito? Kumuyam ang mga kamao niya dahil sa tono ng pananalita nito, he's mocking him, na parang aliw na aliw pa ito sa sitwasyon niya ngayon. Buti at dinalaw mo na ako ngayon, Ernesto, ang tagal na kitang gustong kausapin. Ngumisi ito, sinabihan kasi ako ng asawa mo na dalaw-dalawin ka, maghihiwalay na nga lang kayo. Concerned pa rin sa'yo ang asawa mo, ang swerte mo talaga, Manuel, pati nga ang babaeng nililigawan ko, nakuha mo pa. Doon niya na na-confirmed ang dahilan nito kung bakit nito dinala si Angela sa isla, magkaibigan silang dalawa, pero nagawa siya nitong ilaglag sa asawa niya. Galit nga ito dahil sa hindi sinasadya niyang pang-aagaw kay Ditas na matagal na pala nitong nililigawan. Pero hindi rin naman niya alam, wala siyang ideya, dahil wala namang binanggit sa kanya si Ditas patungkol doon. I didn't know that you're courting her, Ernesto, kung alam ko lang, iniwasan ko na sana siya agad. Really? Manuel, hindi niya alam, pero kung ibabalik niya ang oras at kaagad niyang nalaman na nililigawan ng kaibigan niya ang babae, malamang na ganun nga ang ginawa niya. Sarkastikong tumawa si Ernesto, yun naman talaga ang dapat na ginawa mo, Manuel, dahil may asawa ka na. Napaiwas siya ng tingin dahil sa sinabi ito, at dahil alam niyang tama ito, pero dahil isa kang dakilang timang, alam kong kahit na alam mong pinupormahan ko na si Ditas, sa ganito pa rin kayo haantong, dahil hindi ka titigilan ng babaeng gold digger na yun. Masama niyang ibinalik ang kanyang paningin kay Ernesto, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Ditas, alam kong galit ka sa kanya, sa amin, pero huwag mo siyang sisiraan sa harapan ko, kapag kway galit na sambit niya rito. Dahilan para muling sarkastikong tumawa ang kaibigan niya, baliw ka talaga, Manuel, sige, magpakabobo ka sa babaeng yun, ewan ko na lang ang mangyayari sa'yo sa huli, pineperahan ka lang nun, gaya ng ginawa sa'kin ng babaeng yun, sinisave ka na nga namin ang asawa mo, tapos ikaw pa ang may ganang magalit dyan, pasalamat ka na lang, dahil sa kabila ng ginawa mo sa asawa mo, inilalayo ka pa rin niya sa manggagamit na babaeng yun. Nagsisinungaling ang mga ito, sinisiraan lamang ng mga ito ang girlfriend niya, para ano, para sirain silang dalawa, bigla siyang nangamba, baka kung ano-ano na rin ang sinasabi ng mga ito kay Ditas para lang sirain siya. Kung ano man ang pinaplano niyong gawin ni Angela, tigilan niyo na, ako na lang ang parusahan niyo, huwag niyo nang idadamay pa si Ditas dito, kasalanan ko ang lahat, leave her alone, mariin at seryoso niyang saad, habang diretsong nakatingin sa mga mata ng kaibigan na tila'y aliw na aliw. Wala akong pinaplanong kahit ano, Manuel, ewan ko lang sa asawa mo, nakaabang lang din ako sa mangyayari. Sinasabi niya na nga ba't may pinaplano talagang hindi maganda si Angela, imposibleng wala itong gawin, matapos niya itong saktan, sobrang bait ng asawa niya, at niminsan ay hindi niya pa ito nakitang magalit. Mukhang ngayon niya makikita kung paano tunay na magalit ang isang Angela Villafuerte. Plano mong e-divorce si Manuel, di ba? May anak kayo, paano, okay lang sa kanya, sunod-sunod na tanong ni Ditas kay Angela, habang mabagal silang naglalakad patungo sa falls, tinanong kasi nito kung saan sila madalas maglagi ni Manuel noon,
at inutusan siyang dalhin ito roon. Sige na, insultuhan niyo na rin siya dahil sa pagiging desperada niyang makaahon sa hirap, kahit na ang pagpatol sa babae ay gagawin niya, basta lang yumaman siya. Bakit, masama ba? Si Angela naman ang unang lumapit sa kanya at humingi ng tulong sa paghihiganti sa asawa nito, at isa pa, nais din naman niyang maghiganti kay Manuel, dahil ginawa siya nitong kabit, ito na ang pagkakataon niya, pakakawalan niya pa ba ito? Hindi niya alam kung matatawag pa ba siyang swerte sa lagay na to, pero kung kinakailangan niyang makipagrelasyon kay Angela na kauri niya at kapareho niyang may kuweba, para lang mapagbayad si Manuel sa atraso nito sa kanya, at tuluyang matupad ang pangarap niya, gagawin niya. Tawagin na siya ng lahat na gold digger, mukhang pera, ambisyosa, wala na siyang pakialam, ang mahalaga ay makakaahon na siya mula sa putikan, at nalalapit na ang paglangoy niya sa dagat ng ginto. Pamalya na naman siya kay Manuel, pero dito kay Angela, sigurado na talaga siyang hindi na siya papalaya, alam ng babae ang gusto niya, at handa nitong ibigay ang lahat ng, yun, basta tulungan lamang niya ito sa layunin nito. Aarte pa ba siya? Tama lang tong ginagawa niya, maigi tong utak ang pinag-aganya niya, kesa sa puso niyang hindi naman siya mapapayaman. My son is a smart kid, I know, maiintindihan niya ang nangyari sa amin ng daddy niya kung ipaliliwanag ko, ipakikilala kita sa kanya, soon. Hindi niya napigilan ang pagngiti niya dahil sa sinabi nito, pero hindi niya rin maiwasan ang makonsensya, dahil nasira ang pamilya ng batang yun, at isa siya sa dahilan nun, matalino ang anak nito, pero isa pa rin itong bata na naghahangad ng isang kumpleto at masayang pamilya. Napabuga na lamang siya ng hangin, at saka mabilis na inalis sa kanyang isipan ang konsensya, hindi dapat siya nagpapaapekto sa konsensyang nararamdaman niya, dahil hindi naman siya mapapayaman ang konsensyang yan. So, here's the falls, may nangyari na ba sa inyo dito? Muntik na siyang mabilaukan dahil sa walang prenong bibig nito at walang pag-aalinlangang sinambit, kasabay rin noon ay ang pamumula ng mukha niya. Bakit kailangan niya pang itanong yun? Ngumisi si Angela nang mag-iwas siya ng tingin. So, may nangyari na nga sa inyo dito, Manuel is wild as always, ganun din kasi siya sa kin, favorite nga niya mag-love making kami sa kotse, lalo na kapag nasa mga public places kami. Bakit ba kailangan naming pag-usapan ito? Ilang na ilang na siya, habang ito'y parang aliw na aliw pa na pinag-uusapan nila ang pribadong usapin na ito. Naiilang ka, don't be, dahil gagawin din natin ang bagay na yun, pabitin na sambit nito, at saka lumapit at itinapat ang lobby nito sa kaliwang tainga niya, dito rin mismo, saka siya nito hinalikan sa pisngi. Ang bilis ng pintig ng puso niya, seryoso ba ito, gagawin din nila ang bagay na yun, teka, hindi niya kayang ma-imagine. Paano kami may gagawin kung pareho kaming babae, parehong kuweba ang gender namin, ano ang ipapasok? Naguguluhan siya, ngayon lamang niya naisip, paano nga ba nagtatalik ang dalawang taong pareho ang gender? Paano, kaya naman wala sa sariling osel niya, at saka niya lang na-realize na naisatinig niya ang tanong ng kanyang isipan, nang marinig niya ang pagtawa ni Angela habang nakatingin sa kanya, nanlaki ang mga mata niya sa hiya. You want a demonstration? I can give you that, natatawang sagot ni Angela, dahilan para mapangiwi na lamang siya dahil sa kahihiyang nararamdaman niya. Minsan timang ka talaga, Ditas, nakakahiya, baka isipin niya interesado ka. Hindi, ano lang, I know you're not yet ready with that part of our new relationship, so, let's wait for the meantime, don't be so excited, putol nito sa kanya, sabay kindat at ngisi. Hindi ako excited. Pabulalas na sagot niya rito, sinong may sabing excited ako, na curious lang naman kung paano. Muling tumawa si Angela, at saka mahinang kinurot ang kaliwang pisngi niya, you also have a cute side, I like that. Bakit ba ganito ang babaeng to, daig pa ang lalaki, napatikim na lamang siya at napakamot sa leeg niya, di bale na, ang mahalaga, yayaman ako sa babaeng ito, yun naman talaga ang mahalaga sa kanya. Pero paano nga kaya mag-love making ang dalawang taong parehong babae? I told you, hindi ka dapat nagtitiwala sa asawa mo. Look at you now, kausap niya ngayon si Sachi through video call, at naikwento niya na rito ang lahat ng nangyari, maliban sa plano niyang pagganti sa kanyang asawa. Nagkibit balikat si Angela, I trusted him, and that's my big mistake, he's my husband, after all, so,
It's natural for me as his understanding wife to trust him wholeheartedly. Umpisa pa lang naman ay hindi na talaga gusto ni Sachi si Manuel para sa kanya, dahil sa natural na babaero talaga ang asawa niya noong nag-aaral pa lang sila, kaya naman minsan ay hindi nagkaroon ng tiwala ang kaibigan niya sa asawa niya, dinaig pa nga siya nito sa pagiging tamang hinala. Pero hindi niya inasahan na dadating din ang araw na magiging tama talaga ang mga hinala nito, dahil heto na siya ngayon, malapit ng ma-divorce sa mahal niyang asawa, nasasaktan pa rin siya sa isiping yun, pero hindi niya hahayaang maapektuhan nito ang mga plano niya. I'm the kind of woman na hindi marunong magpatawad ng ganun-ganun lang, hindi nagbibigay ng second chance, at hindi marunong maawa. Kaya sorry na lang sa asawa niya, dahil kahit na lumuhad pa ito sa harapan niya para patawarin niya ito, hinding-hindi niya ito mapatatawad, hanggat hindi niya ito nakikitang lugmok na sa pagdurusa, magsisisi ito ng malaki dahil sa ginawa nito sa kanya. You're trusting him, while he's trusting other women's cave, mabuti na lang talaga't nahuli mo na yung loko na yan, so, how are you, what's your plan, hihiwalayan mo na ba yun? Inaayos ko na ang divorce papers naming dalawa, he's now in love with his mistress, hindi na ako ang mahal niya, kaya wala nang dahilan para magstay pa kami sa marriage namin, pahihirapan ko lang ang sarili ko. Langia ang lalaking yun, nang babae na nga, minahal pa ang kabit niya, kakalbuhin ko talaga ang lalaking yan, kapag nakita ko siya. Hindi niya na napigilan pa ang matawa sa kaibigan, dinaig pa siya nito sa reaksyon, parang ito ang niloko at hindi siya, ang cute talaga nitong si Sachi, lalo na kapag naiinis at nagagalit. My relationship with Sachi was only platonic, hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong maramdaman towards him, kahit na pareho kaming nasa LGBTQIA. Tawa-tawa ka pa riyan, ikaw na nga itong naloko, kumusta naman ang puso mo, durog na durog, of course, but, I'm okay, you know me, Sachi, simply heartbreaks won't make me down. Napangisi siya at sinimulan ng ihayag rito ang plano niya, dahilan para manlaki sa gulat at pagkamangha ang kaibigan niya. Oh my God, nagbabalik loob ka na? Finally, bumalik na rin ang totoong best friend ko, congrats and good luck to you. Lalo siyang napangisi dahil sa naging reaksyon ni Sachi sa mga sinabi niya, as expected, dahil pareho silang nasa LGBTQIA community, asahan na talagang super supportive ito sa kanya, mas supportive pa nga ito kapag nakikipagrelasyon siya sa mga babae, kesa kapag nakikipagrelasyon siya sa mga lalaki. Tanging ito lamang ang nakakaalam na isa siyang tomboy, dahil bukod sa ito lang ang kaibigan niyang alam niyang totoo sa kanya, alam niyang ito lang din ang tanging kilala niya na makakaintindi sa kanya at tatanggap sa kanya, kaya ito talaga ang higit na pinagkakatiwalaan niya sa lahat, lalo na pagdating sa usaping ito. She can't tell her parents, dahil alam niyang hindi matatanggap ng mga ito kung ano talaga siya, dahil sobrang laki ng expectations ng mga ito sa kanya. They looked at her as their perfect daughter, pinagmamalaki siya ng mga ito sa lahat, super proud ang mga ito dahil naging anak siya ng mga ito. Pero kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanya, I'm sure they will look at me differently. She knows her parents well, kilalang kilala niya na ang mga ito. They will surely get disappointed with her, paniguradong ikahihiya na siya ng mga ito. Ang lahat ng mga pinahirapan niya para lang maging proud ang mga ito sa kanya, paniguradong mawawala ang lahat ng yun, dahil lang sa iba ang gender niya sa inexpect ng mga ito, hindi na normal ang magiging tingin sa kanya ng mga ito. Inaasahan niya na yun, kaya itinago niya ito sa lahat ng ganun katagal, pero iba na ang sitwasyon ngayon, wala na siyang pakialam kahit na malaman na ng mga ito, wala na siyang pakialam kahit na ma-disappoint pa ang mga ito sa kanya, buhay niya ito, hindi na siya papayag na magpa-control sa mga ito. This is her life. So, she can do anything about it, ilalabas niya na ang tunay na siya, hindi lang para sa plano niyang paghihiganti sa asawa niya, kundi para na rin sa sarili niya, gusto niya nang maging malaya, yung walang itinatago, she wants to fly freely, and shout to the whole world who she really is. She can be anything she wants, this is her, the real her, at wala nang magagawa pa ang parents niya dun, kahit na itakwil pa siya ng mga ito. Being disowned by her parents won't affect her, walang mawawala sa kanya, unlike Manuel, dahil bukod sa pagiging CEO at engineer sa kanilang kumpanya, she also has a secret business, na kahit ang sarili niyang mga magulang ay hindi alam ang patungkol dito. Tanging si Sachi at Ernesto lang ang nakakaalam, alam ni Sachi, dahil best friend niya ito,
Samantalang si Ernesto naman, nalaman nito dahil na-encounter niya ito sa black market, hilig din ng binata ang mga illegal, kaya mabilis nitong nalaman na siya ang may-ari ng isang illegal casino kung saan ito nagsusugal. Operating an illegal casinos and bars are her secret business, though, ang mga casino niya lang naman ang illegal sa mga business niya, dahil ang mga bars niya ay legal niyang pinatatakbo, ginagawa lamang yung front sa illegal business niya, at inililiim lang din niya, dahil ayaw niyang manggialam ang parents niya sa sariling business niya na sobrang lago na rin ngayon, at mas pinayayaman pa siya. She's not good person, aminado siya Ron, at handa niya na yung ipakita sa lahat. Walang pakialam sa kung anong sasabihin ng iba, lalo na ng parents niya. Makikita na ng lahat ang tunay na kulay ng perfect na anak at tagapagmana ng pamilya. Panahon na para makita ng lahat ang tunay na ako, Sachi, at sisiguruhin ko na ang tunay na maaapektuhan dito, ay ang asawa ko, sambit niya, kasunod ng pagguhit ng isang malademonyong ngisi. Napangiti ang kaibigan niya at napapalakpak pa sa excitement, I'm full support on your plan, Angela. Ipakita mo sa lalaking yun na mali siya ng babaeng niloko, go, girl, of course, expected na yan sa best friend niya. Sachi's right, be ready, Manuel, I will show you who really I am. Ibang klase ka talaga, Ditas, pati sa tunay na asawa ni Sir Manuel, parang lintek ang dernidikit, sinasamantala mo ang kabaitan ni Ma'am Angela, matapos mong ahasin ang asawa niya, ang lakas pa rin ng loob mong sumipsip sa kanya. Napairap na lamang siya, dahil heto na naman si Minda na sagad sa buto ang inggit sa kanya, palibhasa, sinusubukan ding sumipsip kay Angela at sinisiraan siya, pero hindi umeepekto dahil sa pagbabait-baita ng babae sa lahat. Ang buong akala ng lahat ay sobra sa kabaitan si Angela, kaya sa kabila ng pagtataksil ng asawa nito, nagiging mabait pa rin ito sa kanya, kahit na siya ang naging kabit ng asawa nito. Walang kaalam-alam ang mga ito na may madilim talagang pinaplano ang babae, at kasama siya sa planong yun. Wala kang pakialam, Minda, kung naiinggit ka sa closeness namin ngayon ni Angela, sige lang mainggit ka lang dyan, dahil wala rin akong pakialam, insultuhan na siya nito, wala siyang pakialam, malapit na rin naman siyang umalis sa lugar na ito, dahil nalalapit na ang pagyaman niya. Pumalatak si Minda, tapos anong pinaplano mo? Si Ma'am Angela naman ngayon ang bibiktimahin mo, ha? Hindi ka nagtagumpay kay Sir Manuel, kaya asawa naman niya ang gagamitin mo para sa ambisyon mong yumaman, isa ka talagang gold digger, Ditas, sobrang kapal din ng mukha mo, dahil inahas mo na nga ang asawa ni Ma'am Angela, tapos ngayon balak mo pang perahan, nakakahiya ka, isa kang desperadang babae. Excuse me, pareho silang napalingon ni Minda sa taong dumating at pumutol kay Minda. Natigilan si Minda at biglang nawala ang kamalditahan nito nang makita si Angela na as usual, may matamis na ngiti sa mga labi, plastic, pero ikinatutuwa niya yun, lalo na kapag si Minda ang pina-plastic nito at pasimpleng pinahihiya, kapag sinisiraan siya ng higad na kaaway niya rito. Ma'am Angela, ikaw pala, may kailangan ka ba? Kunwaring mabait na tanong ni Minda, isa ring plastic, bait-baitan pa, hindi naman bagay, halatang pilit. Sarap wasakin ang pagmumukha nito, kung pwede nga lang ay matagal niya na itong nilunod sa dagat. Wala naman, let's go, Ditas, you promised me na ipatitikim mo sakin ang laim ng lola mo ngayong lunch, gutom na ako. Nakangiti na rin niyang itinaas ang hawak niyang dalawang Tupperware na naglalaman ng kanin at ulam na laim, katulad nung dala niya noon para kay Manuel, naalala niya na naman, pero wala na siyang pakialam. Ni-request ng babae na gawin daw nilang dalawa ang mga ginawa nila ni Manuel noong nandito ang lalaki sa isla, kaya naman heto siya't sinisimulan dito sa pagpapatikim dito sa laing ng lola niya, na ginawa niya rin noon kay Manuel. Pero pas muna sa ginawa namin ng asawa niya matapos naming kumain ng laing, muntik na siyang pamulahan dahil sa alaalang yun. Papunta na sana ako sa office mo, kaso, sumulyap siya kay Minda na pasimpleng masama ang tingin sa kanya. May hamarang lang sa aking higad, at saka ngumisi kay Minda na lalong sumama ang tingin sa kanya. Ikaw na gold digger ka, let's go, Angela, putol niya sa pang-iinsulto ng aman sa kanya ng dalagang higad, at saka na siya lumapit kay Angela na tila'y aliw na aliw pa sa pakikipagmalditahan niya kay Minda, gutom na rin ako, at saka, mas masarap ito habang mainit pa, at saka na iginiya si Angela pabalik sa office nito. Hindi na pinansin pa ang nanggagalaiti sa galit na higad.
Napangisi na lamang siya habang nakaangkle sa braso ni Angela, ngiting tagumpay na naman siya, dahil siya na naman ang panalo sa sesyon nilang dalawa ni Minda. "You're enjoying being a winner, Ditas, I like that. Tama lang na hindi ka nagpapatalo sa kahit na kanino," maya-maya'y sambit ni Angela. Nakaangkle pa rin siya sa braso ng babae, at parang wala namang plano si Angela na tanggalin yun. Medyo ang sarap kasi sa feeling na parang sobrang close nilang dalawa. Parang ang sarap maging close friend ni Angela, kahit na hindi naman pagiging kaibigan ang gusto nito sa kanya. "Dapat lang, no, kahit kailan hindi ko hinayaan na maliitin ako ng kahit na sino, oo, mahirap lang ako, pero hindi ako isang talunan." Parang bigla tuloy siyang naging proud sa sarili niya, napangiti siya, dahil parang lalong tumaas ang self-confidence niya. "Good to hear that, Ditas, at dahil dyan, may premyo ka sakin." Bigla siyang na-excite dahil sa sinabi nito. Ano kaya yun? At namalayan niya na lamang ang sarili niya sa office ni Angela, at sobrang lawak ng ngiti sa lobby, habang nakatingin sa bagong cellphone niya ngayon, na siyang premyo raw sa kanya ni Angela, sobrang ganda nito, at sa itsura pa lang ay halata ng mamahalin. "Grabal ang tagal ko nang gustong magkaroon ng ganitong klase ng cellphone, unti-unti na talagang natutupad ang lahat ng pangarap ko." Ngayon pa lang ay kinikilig na siya sa sobrang tuwa. "You like it, sobra, thank you talaga, Angela, sobrang saya ko," magiliw na sagot niya, at saka niya ito mahigpit na niyakap. "I'm glad," nakangiting sambit nito, kaya naman kumalas na siya rito at malawak pa rin ang ngiting itinoon ang paningin niya sa bago niyang cellphone. "Grabe, ang ganda talaga." Humarap sa kanya si Angela, habang ang mga mata nito ay nakatuon sa suot niyang kwintas. Dahilan para maibaba niya rin ang paningin niya rito, ito ang biniling kwintas ni Manuel para sa kanya, sinusuot niya pa rin dahil sayang, mamahalin pa naman ito. Pero nagulat siya nang bigla na lamang hilahin ni Angela ang kwintas, dahilan para mapatid ito, nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa kwintas niyang hawak na nito. "Bakit mo hinila?" napatid tuloy, kapag kway gulat na tanong niya rito. Nagkibit balikat ito, "This is trash. Itapon na natin ito, ibibili na lang kita ng bago, maganda, at mas mahal," simpleng sagot nito. "Kaya sige, itapon niya na yung basura na yan." Bumalik ang malawak ng ngiti niya, "Aasahan ko yan, ha, bilhan mo ko ng marami, alam naman nito ang gusto niya, at kilala na siya nito, kaya bakit pa siya mahihiya, at isa pa, wala naman talaga siyang hiya, wala siyang patutunguhan kung mahihiya siya. I'll buy you sets of jewelries if that's what you want." Dahilan para lalong lumawak ang ngiti sa mga lobby niya, ito ang gusto niya kay Angela, talagang magkakasundo silang dalawa kung parati itong ganito. Gold digger na kung gold digger, ang mahalaga, nakukuha niya ang lahat ng gusto niya, at isa pa, alam naman na yun ni Angela, at handa itong ibigay ang lahat-lahat sa kanya, basta tutulungan niya lamang ito sa mga plano nito. Hindi niya na naman tuloy napigilan na may akap si Angela dahil sa sobrang tuwa at excitement. Yan pa lang ang mga ibinibigay nito sa kanya, sobrang tuwa niya na, paano kaya kapag nadagdagan pa ang magyan, tulad ng bahay at lupa, kotse, at marami pang iba, paniguradong lulutang siya sa tuwa at kasiyahan. Tama talaga tong desisyon kung piliin si Angela, nalalapit na talaga ang pagyaman ko. Pinigilan niya ang sariling mapatili dahil sa kilig, tuwa, at excitement.